Good morning mga kadiskarte. So ngayong umaga may ayusin naman tayo si Black na Looper kasi mayroon naman sira. Ito yung sira niya mga kadiskarte. Ito yung bearing niya sa kanyang axle. Niya. So dito banda nabusan na siguro ng grasa, hindi ko na check kaya na sira yung bearing niya. Buti na lang hindi na lumaki yung sira niya. Saka yung oil seal niya sira din, kailangan ng palitan. So tingnan natin doon sa labas. Dito yung sira niya mga kadiskarte, axle niya nasunog yung bearing. So dito sa bandang huli, so problema ko ngayon mga kadiskarte, itong cup ng bearing ayaw matanggal. So mahirap siyang tanggalin kasi dito banda sa loob nagkuha na siya, dumikit na siya gawa nga ng pagkasunog niya. Gumawa ako ng paraan kung paano siya tanggalin. So ipapakita ko sa inyo mga kadiskarte yung paraan na ginawa ko. Okay, so ito mga kadiskarte yung ginawa kong paraan. So sa mga bago, sa mga kalaman lang ng lahat mga kadiskarte, hindi tayo expert sa ganitong trabaho. Talagang diskarte lang ang ginagawa natin. So ito yung ginawa kong paraan mga kadiskarte. Since na hindi matanggal yung cup ng bearing doon sa loob ng differential, kailangan siyang putulin. So tinry kong pasok tong grinder, hindi siya kakasya kasi maliit lang yung butas doon, so hindi kakasya yung blade. Kaya ang ginawa ko, nagasimbol lang ako ng ganito. So ang ginamit ko is ang hand drill. Since na drill bit yung gamit niya, hindi naman yun makaputol ng bearing na naiwan doon sa loob. So ginawan ko siya ng blade. Kinuha ko yung blade ng ating grinder. So ito yung ginawa ko. Tingnan natin mga kadiskarte. Kukunin natin to. So ito na siya mga kadiskarte, i-disassemble natin para makita nyo kung ano ginawa ko. Ito siya mga naskarte. Kumuha ako ng bolt.
Tapos ito yung pisa ng ating runner. Pisa. Kunin muna natin. Para makita niya. Baka masubukan niyo rin sa inyo. So ito makadiskarte. Ito yan. Ito yung nakalagay sa grinder. Tapos ito yung lock niya. Maglagay tayo ng pala. So magkaroon natin yan ng lagay, diba? Tapos ito lock niya to para dito, para malock yung blade. So ito yan yung kabuuan assembly ng ating grinder. So ang ginawa ko mga diskarte, wala na akong dumagan ito para sa ating drill bit. So kumanap ako ng bolt. Bolt lang siya ito mga diskarte, o bolt. Tapos nilagyan ko lang ng mga washer. Ito. So kinuha ko to mga kadiskarte, ang dalawa nilipat ko dito sa bolt. Ayan ang washer, nilipat ko siya dito. Yun ang ginawa kong pamalit sa ating grinder para maputol natin yung naiwan doon sa differential. Kasi kailangan yun makuha mga kadiskarte, kasi palitan natin ng bagong pisa, bagong bearing. So kailangan natin kunin yun. Kaya lang hindi siya makuha gawa nga ng dumikit na siya, kasi nagbaga na siya doon sa loob, sunog siya, so namikit siya doon. So grabe ang nangyari dito sa ating axle mga kadiskarte. Kita nyo medyo nakagpuan siya. So ganito na siya ngayon ang nangyari mga kadiskarte. Pasok ko dito yung bolt, tapos sikitan ko. Ipitan ko mga kadiskarte para mayroon na tayong DIY na bleed ng drill hand drill. Okay, so ito mapapasok na natin yung bleed niya sa loob. So cutting natin to. Okay, so panoorin nyo mga kadiskarte, katingin natin yung naiwan doon sa loob na cup ng bearing. Okay, ito na mga kadiskarte, puputurin natin yung cup bearing ito sa loob ng naiwan. So lagyan lang natin ng basahan doon sa loob para hindi pumasok yung lumi.
diskarte, tanggalin natin. So ito yung pinotol natin sa loob dito kanina. Ayan siya. Nahirapan tayo yung konti pero okay lang. Ito yung kinabkab niya mga kadiskarte, oh, sa front ng bearing. Ito yung siya nakalagay kanina. Pinotol natin. Ito na tanggal natin. Ang isang purpose ng para tanggalin tong umpisa na to is para malaman natin yung number niya. So dito may nakasulat dito. Ayan. Kasi pag pilihan natin ito ng bago, ito yung babasihan nila. Okay? So bili muna tayo. Okay, balikan lang natin mamaya. Okay. Lahat yung natanggal natin mga kaliskarte, ito yung papalitan natin. Dadalhin natin to sa tindahan kasi tingnan nila ito kung anong size. Okay, so bilhan muna natin. Balik muna tayo, balik muna tayo mamaya.